Good morning, good afternoon, or good evening. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung anong oras ka man nagde-devotion, eh okay lang yun. As long as nagde-devotion araw-araw, di ba? Welcome po sa ating daily devotion. Sa umaga na to, maganda sigurong pag-usapan natin ay tungkol sa galit. Ikaw ba eh magagalitin? Anger. Alam nyo, it's easy to love strangers. But to love those who are around you, especially those who live with you, nako, yun, it is quite a challenge. Sa totoo lang, God tells us that love is not just a feeling. It is actually a commitment towards imperfect people. Kagaya ng pagtingin at perspektibo ng Diyos sa atin. At ang galit ay isang malaking hadlang sa pag-practice ng pag-ibig. Alam nyo, ang biggest barrier or hadlang sa pagmamahal ay walang iba kundi ang galit. Magagalitin ka ba? Panoorin natin to. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Sabi nga nila sa mata ng bata, no? Ang mali nagiging tama. Kaya pati ang galit ay pwedeng manahin o gayahin ng isang bata. Anger is one of the respectable sins that we tolerate sa society natin. Actually, sinisisi natin o kinukondem natin ang immorality, ang prostitution, or ang pagkabakla, or murder, or pagnanakaw. But we think anger is okay. If we think that shouting at church workers will inspire them, no? Pwedeng mag-inspire ng kanilang work productivity, or that screaming at our kids will make them respect us, nako, we are deluded. Alam nyo, sabi sa James chapter 1, verse 20, anger doesn't achieve the righteousness of God. Ang galit ay hindi kahit kailanman maaring maarok ang kabutihan ng Panginoon. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Ika nga, control your temper or it will control you. Meron kang choice, kapatid. Sa umaga na to, sana mapagbulay-bulayan natin
na ang galit ay walang madadala na mabuti sa buhay natin. Bagkus kapahamakan, bagkus broken relationships, bagkus hindi magandang buhay, walang katahimikan, at punong-puno ng iritasyon araw-araw. Kaya may choice ka. Isang magandang suggestion ay tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. At ang kapayapaan niya maghahari sa puso mo. Sana sa araw na to ay pinagpala ka ng salita ng Diyos. At we challenge you na ipamuhay. Ipamuhay ang lahat ng narinig, nakita, upang magbigay puri sa ating Panginoon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. God bless you. Hanggang sa muli. Bye.